Euphoria. Channel, ako po si Myjet. And in today's video, meron na naman po tayong Have or Wale series. Ang re-review natin ngayon ay isang lip products as usual. And ganun pa rin, hype na hype pa rin siya ngayon sa Instagram, sa Facebook, and everything. Sunny's Face Flock Matte Lipsticks. Nung nag-release sila nung August 8, nakakuha ko agad. Unfortunately, bumagal yung kanilang website. Siguro madami kasi yung gusto mag-purchase. So, thank you to Sis Jazz kasi sabi niya available na daw sa Lazada. So, dun ako bumili. Tapos, nung nag-cart ako sa kanila, ang pinili ko yung may shipping fee kasi nakalagay dun parang tomorrow dadating. So, since provincial yung sa akin, hindi na ako umasa na kinabukasan darating na siya. Pero ang binayad ko pa rin is yung may shipping fee. Siguro mga 45 pesos lang yun. Sobrang mura lang. And then nagulat ako kinabukasan, meron na agad. So, natuwa ako and shout out din sa Lazada PH. Ang bilis ng kanilang delivery and sana tuloy-tuloy na ganun. Kasi minsan may delay eh. Pero siguro dahil din sa number ng mga deliveries, kaya nagkakaroon ng problem. Nakita niyo yung mga shade kanina. Yun, swatch ko na rin siya sa hands and explain ko na rin sa inyo, guys. Start tayo sa nudies. So, ayan po yung nudies. So, swatch na natin siya. Okay. So, ayan yung tsura ng nude. So, perfect for everyday siya. Hindi ka magmumukha may sakit dito. Pwede ka maglagay ng pak na blush on. Tapos, ito yung iyong lipstick. O kaya, pak na eyeshadow. Tapos, ito yung lipstick mo. Ang ganda. So, ganito yung tsura ng milkshake. Okay. A muted pink ang itsura niya. Na pwede rin siya and perfect for everyday. Hindi siya putok na putok. Hindi siya nagsusumigaw na color pink yung kulay ko. So, pwede to for everyday, for office, pwede to for school, pwede to for church, o kaya makikipag-date ka, pa-sweet lang, pa-bebe, ganun. Pwedeng-pwede to. Ang ganda ng kulay niya, guys. Next one is Girl Crush. Ito naman ang nakikita ko dito. Look at that. Nakita nyo ba yon? Super one swipe lang yung ginawa ko. So, ang kulay niya is like a... pangit na swatch ko, ha? Ayan, rose na kulay. Next is VK. So, ito yung tsura niya, guys. So, ayan. Peachy pink ang kulay niya. And perfect pa rin siya for everyday. Next one is Cold Bake. And terracotta color siya. Yung pagka-orangey brown, ganyan, na parang uso-uso, parang sa mga Korean, ganyan. Major. Oh, look at the pigmentation. See? One swipe,
Then, second swipe, third swipe, sobrang ganda niya. And this one is my favorite shade. It's a blue-toned red na nakakaputi ng teeth. And pwede siyang suotin kahit morning. Yung kulay niya, napaka-empowering. Parang napaka-strong na women ang magiging labas mo dito. Ano bang verdict ko dito sa product na to? First of all, kailangan muna nating malaman ano ba ibig sabihin ng flop mat. So, ang flop kasi ang ibig sabihin nun is parang softer or parang lighter, ganyan. Upon application, kung nakita nyo kanina, one swipe lang is very pigmented and it's really soft. Soft talaga siya. Yung feeling niya sa lips is buttery na creamy, pero yung pagka-battery niya, di ba, minsan yung mga battery is like parang oily na siya, pero this one is not. Hindi siya nakakairitang ilagay sa lips. Walang tagging, walang pulling na mararamdaman sa lips. Kahit ang nakalagay dun sa lipstick nila is matte yon. Kasi may mga matte na bullet lipstick na meron talagang tagging na experience nyo na ba? Yung maglalagay kayo sa lips, tapos diyaga, ganun kayo. Parang hirap na hirap kayo maglagay. Pag binagdidikit mo yung upper and lower lips, wala kang mararamdaman na lagkit sa kanya. Pero mararamdaman mo na meron ka lipstick sa iyong lips. But, the good thing is, lightweight pa rin siya. Application-wise, sobrang ganda niya kasi, ano pa rin, patusok pa rin siya. Diba? So, maaabot niya yung mga inner corners ng lips mo, malalay niya yung lips mo, kaya super dali lang gamitin. Nung dumating siya dito, ang ganda-ganda ng packaging niya, nilagay ko pa yun sa Instagram stories ko, guys. Ito yung itsura ng kanyang packaging. So, ayan, nakalagay siya sa parang pouch na ganito. Ito yung itsura ng box na lipstick. So, nakalagay is Sunny's Face. Ayan, and then may shade dito sa taas, which is ito ay yung Girl Crush. Dito sa may side, makikita niyo yung ingredients, and then nakalagay, your lips but better, and meron dito na, ito yung net weight, 3.2 grams. Dito ako natuwa, guys, kasi paraben-free and cruelty-free itong product na ito. Then, nakalagay dito yung expiration date. So, 18, 19, 20, 21. 3 years. Kasi, 2018 to 2021 yung nakalagay dito. Super minimalist. And yung packaging niya, mukha taga siyang social. Then, nakalagay dito sa taas, Sunny's Face. And then, dito sa baba, yung kanyang shade. Pag inopen mo siya, ayun nga, totoo nga na 3.2 grams lang siya. Hindi siya ganun kadami. Para siyang merong powder na nakapaligid sa kanya. It looks velvety. And the price is 345 pesos. Yes, guys, it's 345. Akala ko nga nung una sobrang mahal niya, pero hindi siya mahal. Though, kapag kinumpare mo siya sa mga drugstore brands, like yung mga Maybelline, ganyan, o kaya yung BLK. Yung BLK is like 300 plus din, yung mga bullet type nila. But, mas madami yon. But this one is 3.2 grams. So, medyo so-so lang ako dun sa kanyang price. Kasi siguro, mas maganda na medyo mas mura pa ng kaunti. Kasi tingnan niyo yung laman, ito lang o, unti lang talaga siya. For the whole test, ganun pa rin. Since it's a bullet type na lipstick, hindi ko siya in-expect na talagang mag-stay siya sa inner lips ko. Talaga natanggal siya habang nagtuturo ko ng Zumba. Hello, hello guys! So, ito yung update. Tapos ako mag-Zumba and ito yung tsura ng lipstick. Ayan, so nawala yung inner lips. But it's okay kasi okay siya sa mga lighter shades. But like this one, the shade major, talagang obvious talaga siya na may fading sa may inner lips. Kaya lang, ang maganda kasi dito is blendable siya. So, pwede mo siyang gantuhin, pagdikitin mo, and then blend. And then yun, malalagyan na ulit yung iyong inner lips. So, hello guys! Update tayo. Nilagay ko tong lipstick ng mga around 12 o'clock and then 4:52 na. Kumain ako ng tahong, ng hipon, ng pusit. Tapos kumain ako ng egg and then meron pa isa. And kumain ako ng mais na may sabaw. So, ito na yung tsura ng lips ko. Ayan. So, as you can see, ay hindi siya masyadong mapapansin kasi yung shade niya is lighter shade. And then yung part dito, wala na. And then, medyo na-emphasize niya yung aking lip lines. Ayan o. Pero, hindi ko naman ma-feel na drying siya sa lips. Medyo kita na yung lining ng aking lips dito.
Ayan, and dito. So, ibig sabihin, yung outer lips ko, faded na din siya. Try natin, pagdikitin ko yung aking upper lip and then yung lower lip. So, ayan yung tsura niya. Well blended na siya ulit. Pero hindi na siya tulad nung unang application ko kasi medyo manipis na siya. Ayan. It's not transfer proof. And it's not kiss proof, but it does not bleed. Okay. Kung tatanungin nyo naman ako, madali naman siyang mahanap. Kaya lang ngayon kasi, medyo hype na hype yung tao na makakuha nito. So, on August 18, meron ulit silang restock sa kanilang website and also sa Lazada. So, mag-intay-intay kayo kung gusto nyo mag-purchase nito. Is it sulit? Yes, it's sulit naman. And super ganda nung shade range nila. 9 shades ito. I tried to compare the Sunny's Face to Creamy Mattes ng Maybelline. So, ito yung ginawa kong swatches sa kanya. Kasi, I find it parang similar silang dalawa. And the Maybelline ones is mas mura kaysa dito kay Sunny's Face. So, let's see ha. So, this one is Nudies Vicay Bake. And then, tinry ko siya i-compare kay Toasted Brown. Hindi naman sila super pareho kasi the Bake one is terracotta talaga siya. Medyo orangey, ganyan. Si Toasted Brown naman is brown talaga yung kulay niya. And then, kinumpare ko din siya sa Nudies. So, si Toasted Brown and Nudies, halatang-halata na mas lighter si Nudies kaysa kay Toasted Brown. So, pag in-apply sila, pareho silang creamy, pareho silang buttery. Ang pagkakaiba lang talaga, sa Maybelline one, medyo glossy siya. Or may pagkasatin yung itsura niya. Pero, matte pa rin siya. Unlike sa Sunny's Face na matte talaga siya. And then, one more thing. May mga shades ang Maybelline na medyo patchy tingnan sa lips. Medyo mahirap ilagay sa lips. So, that means may tugging. Unlike Sunny's Face na talagang lahat ng formula is pare-pareho. Mas a little bit long-lasting si Sunny's Face kaysa kay Maybelline. And then, meron din kasi minsan na feeling yung Maybelline na parang super powdery niya. I think that one is the powdery match or something like that. Ang minsan, hindi na siya, parang feeling mo hindi siya nakalapat sa lips mo. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. And then, i-click nyo po yung bell button dyan sa baba para ma-notify po kayo kapag po ako ay may mga bagong videos, guys. So, kita-kita po tayo sa susunod na mga videos, guys. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous, fish yo, annyeong!